sa mga pagpapalagay po sa ating lahat. Isama po natin sa ating panalangin ang para sa kaluluwa ni Julia at Ernesto. At alay pa sa salamat ang holiday mo. Tayo po ay kumanto sa kaluluwa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito. Kapag hindi kayo nagpatuloy ayon sa kautosan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging maimitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa mga matanda tungkol sa sulir namin ito. Sinuho nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Fenicia at Samaria. Ibinilita nila ang paghihikayat sa mga hindi. Ito'y labis na ipinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malungkot silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalataya pabilang sa pangkat ng mga Pariseo at ang sabi nila, kailangan tuliin ang mga hintil na sumasampalataya at utusang tumubad sa kautusan ni Moises.
Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliran ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayo ipapasok sa tahanan ng buong Diyos. Masaya tayo ipapasok sa tahanan ng buong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito sa bahay ng buong ay pumasok tayo sama-sama kami matapos sa pintin ang pintuan ang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Iyon maganda ang ayos na muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, ipinili ni Israel upang magsambahan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay sa Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong parang yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aming ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sarang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sarang namumunga upang lalo dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapagpupuha ang salamingin na natili na kabing sa puno. Kaya di naman hindi kayo makapagpupuha kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng buwas. Kayo ang mga sangal. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagan. Sabagat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi na nanatili sa akin ay tatapon at matutuyong, kaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay pinipunin at susunugin. Kung man nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko,
Tingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaroon sa inyo. Na ang pararamadan ng Ama, kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa kayo'y mapapatunayan mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aming Ama ang tagapag-alaga, ang puno at ang sanga. Ito po yung parabola na inaayaw ng buong kapal, ang parabola ng tunay ng puno ng ubas na dapat siyang kinakapitan natin. Sa tinatawag po natin ang ipinamanin ni Jesus, medyo kung mapapansin po natin ay napaka makapangyarihan. Kung wala ka, kung ikaw ay hindi na napili sa sama, mamamatay ka, matutulog ka, itatago ka. Kaya lang, kung isa po sa daigdig na ating ginagalawa, hindi ito nararamdaman ng tao na karakaraka. Kung isa ng pakiramdam niya, parin may siya parin ay nagkakaroon ng buhay. Hindi ko katulad ng sanga. Pag pinutol mo yan, matutuyo na kaagad yan. Kung minsan sa buhay namin sa dibdib na ito, akala natin okay pa. Kasi nabubuhay pa tayo. Humihinga. Kumakain. Pero hindi natin alam na tayo ay namamatay na. Na wawala na sa tunay na dantas na dapat natin kahapon sa pamagitan ng paanyaya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi kumisang kagad na kikita ng tao. Sabagat kumisang yung tao, mayroon ibang pamantayan na yun ang akala niya ang tunay na magbibigay sa kanya ng buhay, ng kaligtasan. Kasi sabi nga natin, hindi ganun ka-abra yung epekto kapag wala tayo sa Diyos. Ito hindi lamang nararamdaman ng mga tao na naging malapit na sa Diyos. Bahagi yun ang pagkilos. Kaya nga po sabi nga ko ay dapat natin ipagpasalamat yung pagkatawag na ipinamanin sa akin ang buong kapal. Nani, na ito ay hingin namin na pagtipan. Iba pa rin ibang mga hindi nakapagod sa tunay na puno ng buwas. Well, may mga pagkatawag na kuminsan ay maranasan din nila. Kaya ang hingin na hamon na ipinapakita ng ating buong kapal ay tayo na nakikita namin ang kahalagahan nito ay ano, pahalagahan natin, pasalamatan natin. Bagawa po ang Diyos ay nagkaranyan na sa atin na tayo ay tunay na manalig sa kanya, yung tawagin po natin ang sipi ng Ibanghelyo na ipinamanin ko sa atin, yung perikopin na yun sa araw nito. Ay hindi sila tumutukoy doon sa mga nakakalim kay Jesus. Yung mga ipinuturing na mga sakat na Jesus. Na huwag natin hayaan na tayo ay mapulol sa tunay na sakat. Huwag natin hayaan na ito'y mapalitan ng mga peking sakat na kung isa niya akala natin ang siya'y magbibigay niya buhay
sa mundong ating ginagalawa. Nakundi sa iyong magbibigay ng pag-asa. Kaya, bahagi yun ang pagtugon na ipinamamahin ko sa aming ng buong ikapano ay ang pagkakilala. Ang pagkakilala sa biyaya na ipinagkaloob sa aming ng buong ikapano na tinatanggap natin bilang mga nakakalit sa sana. Na huwag natin kalimutan. Huwag natin kalimutan na si Jesus sa ating pagtahak sa daigdig na ito. Tunay na wala nating maramdaman na sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya kay Jesus, ito yung magbibigay sa atin ng tamang katulad din po ng ipinahayag natin kahapon, no? Kapayapaan ay makapagin lamang natin kung tunay natin natagpuan ang ating Panginoon Jesus Kristo. Kaya po dito sa Ebanghelyo ng ating ipinahay ngayon sa araw na ito, ay makita po natin na manatili tayo sa sana na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus Kristo. Paano? Well, sabi na ako natin na yung mga pamantayan na tayo ay ipinamamanig sa akin ay hindi. Huwag tayo magkasala. At kung tayo magkasala ay tayo ay magpaligloob sa Diyos. Maging bahagi ng isang patuloy ng pagtilos natin na kinakailangan natin ayusin sa pamagitan ng muli doon, no? Yung patuloy natin pakikisa, yung tripod function na ipinagkaroon sa atin kung tayo pininyagang panalangin sa pamagitan ng buhay ng pag-isaksi ng ating pananampalataya at sa patuloy natin pangangalaga na responsibilidad na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay maging bahagi yun ng isang pagtugon na nawa ko ay mabigyan natin ng hamon. E di isa rin po yung patuloy natin pangyaya ng nakaraang linggo na rin na magbigay ng inspirasyon sa bawat isa. Kasi sabi nga ay kinakailangan natin na magbigay tayo ng push para sa iba. Tapos kaya kumisan hindi nila nagagambaran ng kanilang kawain sapagkat kumisan kinakailangan lamang ng konting paalala, konting pampalakas ng loob na may isang kapuparan ng mga bagay na ito na tumugon sa pagkaya na natin kung ikapag. Kung tawagin ang multibagay, support system. Kinakailangan namin ng support system. Alam niyo, ito yung isang bagay na kinakailangan natin ng palakas na. Support system. Yung tawag ng iba rito ay yung tawagin natin ay networking. Kaya, mas nagagamit ito ng mga scammers, ng mga manloloko, kaysa doon sa mga tumutukol sa panawagan ng ating pananampalataya. Pero, ito yung patuloy natin itulog sa harapan ng buong kapal. Mapahalagan natin na manatili tayo sa sana. At huwag natin hayaan na tayo ay mawala sa puno, tayong mga sana na mawala sa tunay na puno. Hindi lang po tayo, kundi yung mga tao na sa paligid natin ay tingnan natin, baka sila ay
nawawala na sa sala na ating Panginoon sa Kristo, ipaalala natin kasi kung kisa hindi nila alam na sila pala ay hindi na nakakabili sa tunay na puno ng ubas. Namin kayo mga kapatid ng mga paghahain ng mga kapatid ang Diyos naman mga pagkakit. At kapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabaha at sa sambuong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumika, ipagkalobong kami aming magalak sa pagdiriho ng Pasko ng pagkabuhay na imalak upang ang ginagalawang patuloy na pagsabihin sa amin ay maging sanhin sa aming ligay mo ng mali. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalaman ka. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong suwat. Inaasa namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon aming Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming magpangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriho ang paghahayo ng Mesiyas sa mga mutuwalubo sa lahat, naghahayo ng umpay ang anak ng minamahal upang magkasalo-salo at tanan
Sa dilim ng iyong buhay, hindi na mamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ay pinapay buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ang mga anghel, isiawin ng papuri sa iyo ng walang kumpay sa kalamitan. Kami nagbubuli sa iyong kadakta.
bang tulad ng mga sanga managiliw na talo sa puno na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo.
Ngunit sa isang salita mo naman, ibadalin na ako. Tayo po ay lumuhod para sa panalangin ni San Martin. San Martin ni Boris, ikaw na palaging nakikidalamhati sa mga mahihirap at mga naghihirap ay pinagkakatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay lumalapit sa iyo na tulungan mong maging itulog sa makapangyarihan iyo sa aming kagalingan. Ang biyayang natanggap ko mula sa Diyos ang lumihikayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pamamagitan. Buong kababaang loob kami nagsusumamo upang kami rin, katulad mo ay palaging maging kaibigan ni Kristo na ibinuo sa buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayong nasa presensya ka na ng Diyos, gulong mo sa batahalang magkagamot na ipagkaloob sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen. Ama namin mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tuwa.
tulong sa amin araw-araw. At para sa pagkaloob ng ligayang walang katapusan, na parang iniulot ng banal na pinabang sa pagdiriwang ng pagkapalitan ng ibigay ang aming alay. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ang hanggang. Amen. So bukas po ay yung ating 7-7 na pagkatalog sa banal na sakramento sa altar. Yun po ay huli natin para po sa buwan nito ng Abril. Medyo isususpendo muna natin sa buwan ng Mayo. Gawa po tayo kay mayroong alay. So, pagkatapos po bukas, ang susunod na po natin ang pagkatapos ng Webes ay sa buwan ng Hunyo. So, para po mapaalagahan mo natin no, kasi meron tayo mga katihismo at pag-aalay sa mahal na pwede ng bulaklak kapag hapon ng mga bata. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magbalahin kayo ng makapagyarihang Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo. Taglay ang pag-ibig ng Kristo po din na buhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.